Kwalipikado raw na maging state witness si Sheila Goh tungkol sa investigasyon sa operasyon ng Pogo ayon sa isang opisyal ng Department of Justice. Pero agad yang tinabla ng mismong kalihim ng ahensya. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Baños. Samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero, kung pagbabasehan ang isinawalat kahapon sa Senado ni Sheila Goh na umaming kasama ni dating Bamban Mayor Alice Goh na umalis ng bansa, pwede raw maging state witness si Sheila ayon sa isang official ng Department of Justice. Ako, ayoko naman pangunahan, ano? Pero qualified siya eh. Kasi kung tutusin mo, hindi naman siya yung pinaka may pakana nitong mga illegal na bagay. Kung maniniwala tayo kahapon sa mga asta niya, eh parang nadami lang siya or napahamak lang siya ng mga kasamahan niya. Kaano-ano mo ba talaga si Alice Goh? Kahapon inamin ni Sheila na hindi sila tunay na magkapatid ni Alice Goh. Sa China rin daw siya pinanganak at 2001 lang daw siya nagpuntang Pilipinas. Kasabay niyan, idinetalyo rin niya kung paano sila nakalabas ng Pilipinas noong Hulyo kasama sina Alice at Wesley Goh. Pero bago maging state witness si Sheila, kailangan muna niyang makasuhan at ma-discharge. Marahil mahirap paniwalaan. Pero si Justice Secretary Boying Remulla hindi naniniwala sa testimonya ni Sheila sa Senado. Hindi rin daw reliable na gawin siyang state witness laban sa dating alkalde. Hindi siya reliable witness so far. Kailangan talaga patunayan na kailangan yung kanyang testimonya upang mangyari ang lahat. Dagdag pa ni Remulla, posible nililigaw ni Sheila ang mga otoridad tungkol sa paraan ng paglabas nila sa bansa. Parang ganun eh. Yung marami siyang hindi ko alam. Eh parang hindi ako makakapaniwala, hindi niya alam. Kasi matagal na siya sa Pilipinas. Nakakabasa naman siya ng mga road sign kung nasaan sila. Out of experience yan na hindi tayo pwede maniwala sa lahat ng kanyang sinasabi. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, may mga detalye si Sheila na tumutugma sa hawak nilang impormasyon. Pero meron din siyang mga kaduda-dudang pahayag. Posible raw na meron pang itinatago si Sheila at may bahid din daw ng kasinungalingan ang ilan niyang sinasabi. Sa ngayon, mahaharap si Sheila sa kasong paglabag sa Philippine Passport Act matapos siyang gumamit ng Philippine passport kahit Chinese citizen siya. At meron ding disobedience to summons matapos hindi dumalo sa mga pagdinig sa Senado. Habang ang kinatawan naman ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga na si Cassandra Leong pinakakasuhan ng National Prosecution Service para sa obstruction of justice dahil sa pagtulong sa pag-alis ng isang criminal offender at disobedience to summon. Kasama rin siya sa mahaharap sa kasong qualified human trafficking. Oras na masampa ang kaso, hihintayin na lang ang arrest warrant ng korte. Tinatapos na rin daw ng DOJ ang kanilang investigasyon kaugnay sa posibilidad na may ilang opisyalis ng gobyerno ang nakipagkunsyabahan kay Alice Goh para makatakas sila ng bansa. Nakikipagtulungan na rin daw sila sa Bureau of Immigration at NBI para mas mapabilis ang paglabas ng resulta. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.